it's me, Shalom the Explorer, and for today's video, I'm going to give you some tips on our tip. So ngayon, bibigyan ko kayo ng some tips dahil malapit na nga yung pasukan. So, let's get started! So, tip number one. Kailangan, pag first day of school, prepared na lahat ng mga gamit mo. Kahit hindi mo pa alam yung requirements, syempre mag-iisip pa na yung mga pwedeng ipadala para hindi na hassle, para hindi ka na bumili after ng first day, di ba? So, yun yung nating tip number one. Dapat prepared ka na sa mga things na pwede mo nang mabili. Tip number two. Tip number two, dapat ayusin mo na yung schedule mo kasi nga hindi na bakasyon, best. Kaya kailangan ready na lahat. I mean, kailangan naka-schedule na kasi, di ba nung bakasyon, parang okay lang kahit ano, ganong oras ka kumain, ganyan. So ngayon, yung body clock mo, dapat alam na kailangan maaga kang gumising and dapat masanay na yung katawan mo. So, before pasukan pa lang, dapat alam na ng katawan mo na need na malinis yung dapat maayos na yung oras ng pagising mo. So, yes. So, bago nga pala ako magpatuloy sa ating discussion ng mga tips, mayroon pala nag-ano sa akin na kailangan patingin sa lens. Well, hindi lang kasi ako sanay. So, parang hindi ko alam saan titingin. So, yes. Tip number three. Dapat, kahit bakasyon, medyo may scanning ka na ng mga pwedeng i-lesson para pagdating mo ng pasukan, ready ka na sa mga pagsabak para sa mga laban ng mga lesson. Para ganun. Kapag ready ka na, hindi ka takot sa mga pwedeng i-lesson kasi nga nabasa mo na at advanced reading. So, yun ang ating tip number 3. Tip number 4. Nalilito na ako kung pang ilang tip. So, kailangan sa ating tip number 4 is naka-budget ang ating baon. Kasi, baka anong grade mo na nga pero hindi ka pa din marunong mag-budget ang baon, beshi. Hindi, mahirap magtipid. Alam na alam ko yon. Pero, let's try na magtipid para kinabukasan mas malaki yung baon mo. Kunwari, 50 pesos baon mo. Gastasin mo 25 pesos lang. Para pag kinabukasan, pag binigyan ka ng 50 pesos, mayroon ka pang ulit na 25 pesos equals to 75 pesos. Iti masaya, mas malaki yung baon mo. Stipinin mo ulit hanggang sa lumaki na yung baon mo. At marami ka ng pera na pwedeng ipanggasan sa pag may mga projects. May mga sa daily saving, daily ano mo, daily gastos. So, yan ang ating tip number 4. Tip number 5, dapat hindi ka mahiyang sumali ng mga contest. Dapat go ka lang ng go, volunteer doon, volunteer dito. Pero kung alam mo naman na hindi ka gaano ka runong doon, give chance to others na lang. Pero kung alam mo talagang may pag-asa ka, go lang. Huwag kang mahiya, huwag ka na magdalawang isip. Sali agad, sali doon, sali agad. So, tip number 6, huwag masyadong maging grade conscious. Napaka nakakatakot yan. I mean, grabe ang pwedeng mangyari pag grade conscious ka. Baka hindi ka na makatulog na maayos or whatever. Kaya, huwag masyadong maging grade conscious. So, tip number 7, ang ating last tip. Dapat pag may kailangan bilhin na agad para pag kinabukasan, hindi ka namang hihingi. Kasi minsan guys, hindi ka nakakahingi kasi onti lang yung mga nagdadala ng extra. Tapos madami kayong wala.
tapos naunahan ka pang mangingi, edi wala kang ano, pang activity or whatever. So, you need to be prepared always. Because eh, yung tunay na estudyante, beshi. Hindi yung maasa lang sa iba. Pero, kung meron kayong mali problems, pwede ka namang magpabili muna sa classmate mo, gano'n. Sabihin mo nung maaga. So, yun ang ating school tips. Kung nagustuhan nyo, i-like nyo tong video na to. At i-share mo na rin sa friends mo na magpapasukan na. At kung meron pa kayong suggestion na idagdag na tip, just comment down below. So, click the subscribe button and thanks for watching. Bye!